sintomas at epekto ng kulam. Mga palatandaan na ikaw ay kinukulam, nilalapatan ng pamarusya o may ibang masamang espiritu ang nakikialam sa iyo. Ang iyong pagtulog ay balisa, laging naiistorbo. Hindi ka mapagkatulog at laging nagigising ng alang-inang oras. Madaling mapagod at kinukulangan ang lakas upang mabuhay ng maayos sa araw-araw na gawain. Mayroon kang kinatatakutan na hindi maintindihan kung sino o ano. Nawawalan ng interes sa buhay. Nawawalan ng pag-asa. Ikaw ay madaling magalit kahit walang dahilan o hindi alam ang dahilan. Nakakaramdam ng matinding depression. Pagkatuyo ng labi o bibig sa gabi na parang nauuhaw parati. Madaling tumaba, minsan naman madaling pamayat. Bigla-biglang nagkakaroon ng panginginig at pangingilabot sa buong katawan. Parang humihigpit o sumisikip ang mga ilang bahagi ng katawan at kalamnan. Nagiging lutang ang pag-iisip, biglang naging malilimutin at nararanasan ang paghina ng memorya. Ang mga payo at pangitain na dapat dumaan sa iyong panaginip ay hiniharang, kaya wala kang maaalalang panaginip tuwing gumigising. Ang iyong mga profesional na karera o trabaho ay naaapektuhan, laging wala sa kondisyon o gana. Hindi makatwiran para sa iyo ang pag-uugali ng mga tao, kaya laging may nakakaaway kahit di ka naman dati palaway. Minamalas, mahirap kumita ng pera, nawawalan ng paraang mag-isip kumita. Maraming mga sintomas ang maaaring makita sa taong kinukulam. Ang lahat ng ito ay depende sa estado ng consciousness ng isang biktima. At ang mga uri ng masamang espiritu na umiimpluwensya sa kanya na nakakaapekto sa biktima. Mga sumusunod na palatandaang may aktibidad ng kulam o may masamang espiritong nakikialam sa isang tao. Nanaginip ka ng patay na taong hindi mo kakilala at nananaginip ka ng kakilay-kilabot na mga hitsura ng tao na gusto kang patayin habang ikaw ay natutulog at nananaginip, kaya para kang hindi makahinga at binabangungot. Madalas kang managinip ng mga ahas at ng mga maruruming lugar na may kasamang umaalingasaw na mabahong apoy. Biglang magigising sa takot mula sa malalim na pagkakatulog na hinahabol ang paghinga. Nananaginip na bumabagsak mula sa isang napakataas na pinanggalingan. Nananaginip ng mga ahas, alakdan at malalaking maitim na gagamba. Nakakakita ng maitim na parang toldok o usok na lumulutang sa iyong kapaligiran, lalo na pag matutulog pa lamang o pagkagising. Lumalaki ang iyong tiyan tulad ng isang buntis na babae. Ang itaas ng iyong pusod ay parang sumisikip, at kung ito'y hihipuin, para bang may bulang matigas na nasa loob ng tiyan. Paninikip at mabigat na pakiramdam, lalo na sa may balikat at dibdib. Matinding kagutuman sa mga biktima, lalo na kung nasa saniban o nabawnan na ang iyong katawan. Palaging sumasakit ang ulo. Kung ang iba nahihirapang matulog, mayroon din na gusto lagi tulog ng tulog at walang ganang kumilos. Minsan ay nangingitim ang kulay ng iyong balat. Pangangati, parang may pumapaso at tumutusok sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa mga malubhang kaso ng salamangka o pangkukulam na meron talagang gustong pumatay sa iyo, makakakita kang masasamang pangitain. Mga aksidenteng karumal-dumal, mga patayan sa iyong harapan, maging hayop o tao ito. Nasa gitna ka na ng crossover ng pagkabuhay at malapit ng mahigap sa kamatayan. Huling yugto ng biktimang kinukulam at sinasaniban ng masamang espiritu na mahirap nang iligtas, at kakaunti na lang ang oras para mabuhay o mananatili sa mahirap na kalagayan.
kanser sa iba't ibang parte ng katawan lalo sa dugo pag ito'y contaminated na. Pagurong, pagliit o hindi na paggana ng atay at pantog. Sobrang hindi maipaliwanag na panghihina. Gumagamit na ng iba't ibang droga. Inaatake na sa puso. Mga gamot na nire-reseta ay hindi na gumagana na pinagtatakhan ng mga medical practitioner na nagre-resulta sa mga doktor na gumamit ng mas malakas na gamot. Nagtatangka ng magpakamatay o laging nag-iisip ng kanyang ikakamamatay. Karagdagang mga sintomas ng nakukulam o may nakikialam na masamang espiritu na nauukol sa mga babae lamang. Gasgas marka sa paligid ng hita o maselang bahagi ng katawan. Madalas managinip na may gumagahasa sa kanyang mga masasamang espiritu at ito'y parang totoong-totoo. Pangangati sa mga parte ng katawan tulad ng kamay, leeg, balikat, mga paa, mukha at maseselang bahagi. Kung kayo nakakaranas ng mga sintomas na ito at nagpatingin na kayo sa espesyalista o sa doktor at di pa rin gumaling ang iyong nararamdaman, kailangan mo nang maghanap ng magaling na albularyo. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe.